Okay, magandang araw. Si Paul ito ng Paul Computer, no? Dito naman ngayon sa ginawa kong video, no? Technical naman tayo ngayon. Ituturo ko sa inyo kung paano ayusin yung power switch nitong ABR. Nakita ninyo, iba na siya kasi gumawa ako ng video kung paano ayusin ito, yung power switch niya, ano? Kasi alam nyo, habang tumatagal, ano, na ginagamit natin yung computer natin, ano, syempre, hindi na natin kailangan na i-unplug yung kwan nito dun sa kwan niya, sa outlet, ano. So yung ginagawa ng karamihan, dito na lang siniswitch, ano, kung hindi na nila ginagamit yung computer, siniswitch off lang dito. Okay, so hindi natin talaga may iwasan, ano, pagtagal talaga nasisira ito. Okay. So dito sa video ko, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin. Okay? So ito pala, no. Siyempre pag example la sira na ito, no. Ito yung switch niya. Siyempre kailangan ninyo tanggalin, tapos dalhin niyo sa kuan, sa mga electronic supply, kung bibili ko yun ng bago, diba? Para dapat meron kayong kwan, meron kayong dalang sample ba? Sample. Para tamang-tama kapag binili ninyo, mailalagay ninyo dito sa kwan niya. Kasi merong butas na yung parang rectangle dyan, eh. Na, dyan din ninyo ikakabit. Okay? Okay. Dito sa ginawa kong video, no. Ituturo ko sa inyo yung paraan ko kung paano ko inaayos. Okay, so punta na tayo sa tutorial ng ginawa kong video. Okay? Okay. So nandito na tayo. Plano ko sana gumawa ng kung ano, ng background music lang sa dito sa tutorial ko, pero mas naisip ko na yung ganitong video. Okay, so nagprepare ako dito ng kung ano, mikling wire lang. Okay, so kung ako sa inyo, no, maghanap kayo ng wire na kung yung malambot. Tapos maganda yung quality ng copper niya sa loob para dumikit masyado yung kwan, yung lead. Kaya importante na kwan, na dumidikit talaga yung LED dyan. Okay? So, sa mga baguhan dyan, ano, na nagsisimula pa lang, gumamit ng soldering iron. Yung ginagamit ko pala dyan ay 40 watts na soldering iron. Okay? Tapos siyempre kailangan din ninyo ng soldering paste. Ayan, kung anong nakikita nyo. Okay. So siyempre ginagamit natin dyan sa wire ay yung kwan, wire stripper, para magbalat ng wire. Okay. Ipa-plug na natin. Okay. So itong
soldering iron na nabili ko, ano, meron siyang power indicator. Okay, so hindi lahat ng soldering iron meron ganyan. Nagkataon lang na napansin ko na meron siyang power indicator. So mas mabuti na meron ganyan para at least makita ninyo, ano, na naka-plug pala yung soldering iron ninyo. Okay. Tapos, gumagamit din ako nito. Itong tawag dito ay helping hand. Okay? So, sa mga gustong bumili niyan, planong gumamit, ano? Nabibili lang yung mga ganyan sa mga electronic supply. Okay? So, hanggat maaari, ano? Lahat na mga gagamitin ninyo sa electronic, katulad nito, yung ginagawa nating video, no? Doon nyo talaga bilhin sa mga electronic supply. Okay? So, ayan. Medyo malayo sa camera, no? Pero sana nakikita lang ninyo. So, yung hanapin ninyo na helping hand, yung merong kwan. Yung hanapin ninyo na helping hand, yung may kasamang lens. Okay? Kasi, di natin alam. Baka, kwan, kailangan ninyong gamitin. Okay? So, yung gagawin nito, yung gagawin natin dyan, kailangan natin na maglagay ng soldering lead sa bawat dulo ng wire. Kasi kakabit natin yan sa mamaya sa switch niya. Okay? Yan kasi yung paraan ko kung paano ko dinugtog. Paano ko dinudugtong yung wire niya. Okay, so so ganun din sa kabila. Okay, so sadya ko palang kwan, ha, pwede nating bilisan yung video, ano, pero mas pinili ko na yung normal na video lang kasi tutorial naman ito, ano, sa tingin ko na importante na makita talaga ninyo. Okay, yan. So ganun lang. So meron siyang kuha na, meron siyang pondo na soldering lead. So mamaya dun sa switch niya, sa terminal ng switch, ng power switch, ano, ganun din ang gagawin natin. Maglalagay din tayo ng soldering lead doon. Ayan. So tingin ko meron akong nilagay. Pero for kwan lang, tutorial para makita lang ninyo. Okay, so medyo ilalapit natin sa camera, focus natin ng kaunti para makita ninyo ng maayos. Okay, sa mga baguhan dyan na nagsisimula pa lang, alam nyo, dinaanan ko rin yung paggamit ng soldering iron. Medyo na marami din akong nahirapan din ako nung nagsisimula pa lang ako. Okay, so okay, ganun lang, ano. So yung gagawin natin dyan, ano, pagdudugtong na natin yung wire saka dun sa terminal. Okay, so ganun lang yung gawin niyo. Yan lang kasi ginagawa, eh. Yan ang ginagawa ko para mabilis. Okay, dedicate ka talaga.
Nung simula, hindi yan yung ginagawa ko eh. Talagang dinadirect ko siya, pero mas maganda yung ganitong paraan. Okay. So, ganun lang. Diba? Madali lang, ano? Talagang matibay ang kapin yan. Pagka ganyan. So, kailangan, pag bibili kayo ng power switch, ay i-switch nyo rin. Dapat matigas siya. Pag nag-switch kayo, dapat medyo matigas. Kasi pagtagal yan, kung ano yan eh. Nasisira din yan pagtagal. Lalo na kung maraming gumagamit ng computer sa inyong bahay. Hindi malayo na masisira agad yung power switch sa ABR ninyo. Okay? So, yan yung itinuro ko, yung dot na red. Ibig sabihin, pag kinabit na natin sa ABR, dapat nasa kwan yan. Nasa taas na kwan portion. Okay? So, huwag ninyong baligtarin ha. Dapat na always na nasa taas. Pag nag-switch on kayo, dapat nasa taas yung red na dot na yan. Okay? So, switch natin. May matigas. Nag-click talaga. So, ganun lang magkabit. Galing dun sa labas, i-push nyo lang yung switch. So, huwag kayo magkabit ng ibang switch dyan, ha? Dapat sa ganyang ABR, kailangan kung ano yung switch na. Kung ano yung kwan, yun talaga yung switch na ilagay din ninyo. Okay, so, twist nyo lang yung dalawang wire. Okay. Yung iba, hindi ganyan yung ginagawa nila eh. Meron silang nilalagay na plastic na tube, ano. Tapos, tinutunaw nila ng apoy. Pero ako kasi, nasanay ako sa mabilisan. Okay, yan ang ginagawa ko. Importante lang, ano, yung electrical tape na ginagamit ko dyan. Kasi meron ding, alam nyo, meron ding kwan eh. Merong fake na electrical tape na hindi siya dumidikit. Pero yung ginagamit ko na electrical tape, subok ko na yan. Okay, so yung piliin ninyo na electrical tape na kwan ay yung Focus na brand. Yan, Focus, ano pa? Croco. At saka yung kwan. Isa. Okay, so magpoto lang kayo ng kwan. Electrical tip. Balutin nyo ng maayos kasi yung ginagamit ko na electrical tape, ano, talagang kumakapit ng maganda. So, maghanap kayo ng electrical tape na kwan. Kumakapit talaga ng mabuti. So, okay. Kapag meron kayong electrical tape dyan, no, na ginagamit,
Tapos sa palagay ninyo ay parang hindi siya kumakapit, huwag ninyong gamitin kasi delikado. Okay? So, suggest ko sa inyo, nakalimutan ko kasi yung isang brand ng pan. Okay, so yan yung tinanggal natin na kwan, yung original na power switch niya, ano. Yan yung ipapakita ninyo kung sakaling nasira yung power switch ng AVR ninyo. Yan yung ipapakita ninyo pag bibili na kayo ng bagong power switch. Okay, so try natin i-plug. Subukan natin kung gumagana siya. Okay. Siya nga pala, no? Okay siya. Yung nasabi ko kanina na electrical tape, yung kwan pala ay yung brand na Omni. Hindi ko nasabi kanina eh. So, tatlo yung brand ng electrical tape na ginagamit ko. Focus, yung Omni. Okay, yung Omni na brand. Okay. Tapos yung kwan, yung Croco. Okay. So, yan. Okay na siya, ano? So, napakadali lang. So, dapat bago ninyo i-close yung AVR ninyo, kailangan na make sure ninyo na walang open wire dun sa loob para maiwasan yung kwan, yung short circuit din. Okay, alright. So, okay na. Ayos ba? So, sana may bagong nadagdag naman akong paalaman para sa inyo dito sa ginawa kong video, no? So, share niyo sa mga kaibigan niyo diyan na gusto ninyong tulungan. Okay, tsaka i-click na rin ninyo yung subscribe na button dun sa baba para ma-notify ka sa mga gagawin ko pang mga videos. Okay?